هاي مراتا يوفام. بقى بالي اقول لك كمان بعرف شو بني باغون vlog vlog ba tawag dito? Basta ano, this time may nag-request ng madami nag-request ano pa, para mga facts daw facts about sa amin. So, may twist to, magbibigay ako ng facts ako ang magbibigay sa kanya. Ng facts about sa kanya. And ako naman sa kanya. Magbibigay ng some. So, tig 10 lang kami dito. Pwede naman mag-exceed kung meron pa siya sa amin. Bago tayo mag-start, pansinin niyo naman ang aming bagong ano. Paningon. Para sa inyo, guys. Yes. Excuse me. Okay, so habang nagbibigay kami ng mga facts about us, kakain kami ng... Dapat may pagkain, hindi pwede nung mawawala ang pagkain. Kakain kami ng Krispy Kreme, siyempre. Bawal kami maghutong. Esensya na po. Ay, wala akong tubig. Wait lang, kuha akong tubig. Okay, nagpabalik na ako, may tubig na ulit ako. So game, sino mo una? Sino mo na? Ito ba ito, Pix? Ito ba ito, Pix? Ito ba ito, Pix? Bato, bato, bitch. Okay. Ikaw una. Ako una. Okay, isang fact. Ayusin mo, ha? About Kelvin is mahilig siya sa horror. Anything horror. Haunted house, horror movies, kahit ng mga scary games, yan. Gustong-gusto niya yan. Abandoned houses, gustong-gusto niya yan. Pero matatakotin din naman siya. Sobra. I mean, kunwari, manonood siya ng The Grudge, manonood siya ng anything na nakakatakot. Unang-una yan na gusto niyang manood. Ako na, di ba, uy, bingot tayo. Pero pag nasa loob siya na siya, sobra naman siyang takot. Sigaw. Sobra, totoo yun. Wow. Eh, talaga naman eh. Alam mo yung kasama mo sa sinehan na talaga, tapos kukurutin ka niya, sapakin ka niya sa loob ng sinihan. Sobra naman yung sapak. Kukurot mo, nangungurot ka. Sobra naman yung kurot, hampas. Tapos pumasok kami, ako kasi hindi ako mahilig sa ganyan. Ayoko nang tinatakot ko yung sarili ko. Kasi mayroon din akong, parang nadadala ko siya sa sleep. Ganon. So parang ayoko talaga ng mga ganyan. Nung one time, sinama niya ako sa isang horror house at napilitan ako kasi mahal ko siya. That's love. Napilitan ako. Wala siyang ginawa kundi ipangsanggalang ako dun sa mga zombie dun sa horror house. Walang quints eh. Pero super fan ako ng horror, so okay ako dyan. Okay. Ako naman! Okay, ito ikaw. Number one fact about Mami Yu. Valedictorian siya ng high school. Tapos, quiz bee champion din siya nung elementary niya and high school. Tapos, nung college naman niya, honorable mention siya sa pagiging accountant. Sa accountancy na course niya. Mali. Ano mali yung honorable mention. Ano pero, may medal din naman. Distinction, parang gano'n. Academic distinction yun. Matalino to. Sobra. Nako. Magtanong kayo kung nasa ng parte ng mundo, kaya yung sagutin. Wow! Napakasimple! It's your turn! Napakasimple! Nakakainis naman yung facts about me na yun. Pero matalino kasi talaga siya. Matalino talaga. Okay, dahil sinabi niya na rin lang yun, siyempre, yun na rin. Yung dahil na rin dun. Alam niyo ba na nag-IT siya and hindi siya okay dun. Nag-shift, bagsak-bagsak siya. PE! Binagsak yung PE! Roger! Ano naman sabihin yun? Binagsak niya yung PE! Kami na noon, nakakatawa kasi... Every ano na lang yun, once a week na lang yun, binagsak ko. Oo, once a week na lang, binagsak niya pa. Ewan ko lang kung bakit. Siguro hindi niya talaga gusto yung IT. So, nag-shift siya. Nag-shift siya sa multimedia arts. And guess what? Nag-cum laude din si Kuya. Hindi ako cum laude! Ano? Second honorable mention lang, hindi ako cum laude. Second honorable mention. Hindi ko masyadong alam nun kasi nung mga time na yun, break kami nung ano. Kaya sakit ang puso ko nun kasi ako lahat gumawa nung assignment. Chos! Totoo naman. Tapos nung mag-graduate na siya, ang kasama niya na ibang babae. Break na din kami nun, baliw? Oo nga. Pang ano lang yun? Selosa. Okay, it's my turn.
mahilig sa kahit anong uri ng red spaghetti. Lalo na yung pang, yung mga pang spaghetti pang birthday yan. Yung tipong ketchup lang. Naku, mahilig yan. Kahit sobrang asim na spaghetti, basta pula. Basta pula. Totoo yun. Matamis. Anything matamis. Kahit anong lahok pa niyan, basta pula. Asim yung Italian spaghetti, okay ako doon. Yung spaghetti naman ng Jollibee, favorite ko rin yun. Kahit anong spaghetti na pula. Ako kasi mas gusto ko yung medyo matamis. So nagkaroon tayo ng technical difficulties, no? Medyo napuno yung card ko, so ngayon okay na po siya. Back to... Sino na ba magtatanong? Ito na. Okay. Hindi siya makakaya ng donut kasi bagong adjust yung brace niya, nakakaawa naman siya. Sobrang sakit. Parang siyang namamagana, hindi mo maintindihan. Parang isang ganun mo lang doon sa ngipin ko, matatanggal na siya. Okay. Since dahil puro food din yung sinabi niya, so sa food din tayo. Siya naman, preferred niya ang malata na rice. Sobra! Lalo na kung ang ulam mo, sinigaw. Sinigaw. Favorite niya yan. Anything na may sabaw, preferred ko yung sobrang lata. So ako, pinag-aralan ko talaga na magluto ng malata na rice para naman masiyahan siya. Wow, masiyahan. Ang sarap. In fairness, pag siya inip sa sain, sarap malalata. Okay. Ako na. Number 3, takot sa heights at sa mga tulay. Kwento mo. Ano yung tulay? Mga bridge! Alam ko na. Ano? In English mo lang. Ako yun. Anong tulay? Anong tulay? Bridge? Kailan ba nagkaroon ng time na hindi ako doon sa... Nalaglag yung paa mo? Ay, oo. Kasi ganito yun. Diba? Kalalan niya. Meron akong isa sa resort, parang team building namin yun, or parang outing ng... Retire lang doon? Outing ng office namin. And then nagpipicture kami. May deck doon na parang, ano, kahoy lang siya. Tapos yung deck, parang malapit na siya sa bangin. Parang nakaganon lang siya. Kunwari, ito yung bangin. Nakaganyan lang siya sa bangin. So, syempre, akala naman namin, eh, strong yung deck na yun. Diba? Akala niya, eh, sex bomb dancer siya. Umapak siya. Umapak ako, tapos nalaglag yung isang paa ko. Pumasok yung kahoy. Bumigay yung kahoy, as in buong paa ko talaga nagkaroon talaga siya ng scratch na ganun talaga. Talagang umano. Kasi may paa ko eh, may paa ko syempre yun. Gumanon siya, parang kumaskas siya dun sa ano ko, sa legs ko. Tapos, kasalanan ko ba yun? Ito sana kung hindi pala pwede yung mga 200 pounds dun, maglagay sila dun. Ano sabihin yung wife mo? Fact about me. Isa yun sa fact ba? Diba? Kaya yun, simula nun, takot na talaga siya sa, hindi po mga tulay lang sa Tagaytay or sa Baguio. Takot na siya talagang super kapit siya. Kahit sa stage. Kahit na yung stage na elevated na stage na siya. Parang feeling ko unstable siya. Natakot talaga akong... So yun, ikaw na pala. Excuse me. Sarap siya. Okay. Ito, isa to sa nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya umiinom ng alcohol. Hindi siya naninigarilyo. Games lang talaga ang mission niya. As in. So, gadgets and games. Magastos nga lang siya sa gadgets and games. Yun lang. Alagdan ko na. Hindi pa po ako nakaka... Alam ko nakahiya. Hindi pa po ako nakakapasok sa kahit anong bar. Oo, hindi siya nagbabar. As in, nung nakilala niya ako, mahilig kasi ako magbar nung mga kadalagahan ko. Nung mga time, mga 20s, o mga early 20s ko. Kasi may mga friends ako na talagang mahilig din magbar. So, syempre, bar kami ganyan. So, talagang ang perception niya sa bar is... Ano? Pupunta ka lang sa bar para lumandi. Eh, may mga times naman na pupunta ka lang para mag-happy-happy lang, di ba? So, never ba ako nakapunta ng bar? Never pa siya nakapag-comedy bar. Never pa siyang nakapag... Boring ko, no? Yung bar na babae. Yung mga babae ng mga nightclub. Wala! Wala siya. Wala siyang ganun. Wala lang. Mas diba? Ano kasi ako? Introvert. Napaka-ideal. Homebody kasi siya. Homebody. Yes. Okay, my turn. Fourth fact about you. Addict sa Coke Zero. Tatanggi mo, susuntong kita. Ay, grabe. Papeta niyo na to. Peta? hindi naman ako addict.
Pepsi Max yan, kanina. Lahat ng Coke, zero. Lahat ng zero less, zero less. Lahat ng sugar-free na soft drinks, addict siya. Most siguro yung Coke Zero, pakalaman na itong Pepsi Max. Hindi, umiinom naman ako ng iba. Pero ako, iyaano ko naman, na inaamin ko naman na mahilig talaga ako sa mga drinks na may lasa. Ayoko ng walang lasa, ayoko ng water. Pero syempre, kapag pinipilit, hindi okay. Kapag kailangan, hindi okay, iinom. Pero ang preferred ko talaga is either juice or... Coke Zero. Pero kapag uminom naman ako pa isa-isa lang eh, yung kunwari, makainom lang, tapos next meal na naman, makainom lang, ganun. Tsaka may mga pagkain kasi na masarap talaga ang Coke, ano niyan. Whatever, masarap pa rin ang tubig minsan. Okay, your turn! Okay, wait lang, marami kasi ako eh. Allergic siya sa shrimp, crab, squid. Octopus, yun. Yung apat na yun. Allergic siya doon. Although, hindi ko pa natatry. Nagsasara yung ganito ko, tas nangangatid. So, alam na natin, kung may kasalanan sa atin si Papa Yu, alam na natin kung ano yung lalagyan natin sa pagkain niya. Alam niyo na, paano kong patayin. Dyan. Wow! Nagsound doon na sarili. Okay, my turn. Simple lang naman to, pero siyang siya to. Ayaw nang paulit-ulit na tanong. Bushit yan dyan. Alam niya, nung mag-boyfriend, girlfriend pa kami, natatawa ko niyan kasi meron pa kaming rule na kailangan tatlong beses niya ako pwedeng tanongin bago ako mag-alit. Kasi dati ko nalang tanongin siya, anong ba? Kunwari lang ha, for example lang. Kunwari, saan ka pumunta? Tapos, kunwari, nasabi ko na, kunwari, sa Eastwood. Tapos, after a week? Hindi after a week. Siguro, mga after 15 minutes, ganyan. Kaya, saan ka pumunta? Tapos, sasabihin na naman, sa ano nga? Grabe, paulit-ulit naman to, ganyan-ganyan. Ayaw niya yun, naiinis siya kapag naiirita ako. Kapag masyado akong suplada, naiirita siya. Eh, kasi parang feeling ko, ito naman yung sa akin, parang feeling ko, kapag paulit-ulit yung tanong mo, hindi mo ako pinakikinggan the whole time. Sinabi ko na sa'yo, uulitin mo na naman yung tanong, bakit hindi ka ba nakinig kanina? Okay, your turn. Short-term memory ba? Your turn. Siyempre, madami tayong iniisip, genius eh. Siyempre, hindi na naman na bago sa inyo na mahilig nga siya sa mataba, di ba? Mayroon siya, attractive siya sa matataba. And ang pinaka crush niya is si Carla Estrada, Queen Mother. Crush na crush ka nito. Siguro isang picture lang with you, pwede lang mamatay ito. Serious nga ako nung nagka-boyfriend siya, in-unfollow ko siya sa IG. Oo, in-unfollow niya dahil lang feeling. Oh well, Queen Mother, kung mapanood mo ito, crush kita, i-guess mo naman ako sa magandang buhay. Ayun lang. Kaya sa picture lang, mamawa ka na, please. Okay, my turn. Number 6, magaling sumayaw, promise, and magaling kumanta. In the future, makikita niyo siyang paano ito gumiling. Diyos ko, Beyonce who? Beyonce who? Hindi naman. Sobrang, pahambol. Marunong lang. Magaling siya sumayaw. Sa size lang yan, plus size siya. Pero pag sumayaw siya, ay! Grabe! Grabe, J-Lo who? Iba na yan. Iba na yan si J-Lo. Iba na si Beyonce. Galing talaga sumayaw. Siya rin naman, magaling kumanta. Magaling tong kumanta. Yun din ang isa sa nakapagpa-inlove sa akin sa kanya. Kinantahan niya ba? Fakto na yan. Kinantahan niya na ako agad-agad para ma-fall ako sa kanya. Pero pagdating sa dancing... Ah! Hintayin niyo na lang mga kayo, Fabs. Talo ko siya. You be the judge. Yes, Gary V. Who? Wow! Gary V. Hataw na ako. Ayaw ko na makita kasi baka maano sila mamigla. Ako! Eto! Napakatotoo nito! Ewan ko kung mga babae na yung ganito. Woo! Ano? Kayang ibenta ang lamang loob para kay Jason Momoa. Ikaw, 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 ikaw,
ko mo, Ricardo Estrada, bakit may nakirinig ka? Kaya ka, may nakirinig ka ba sa akin? Sabi ko, tignan mo lang. Hindi naman ibenta yung ano, grabe naman, mga ano lang, mga yung PS4 mo, kaya kaya ibenta pa rin yung Jason Momoa. Kaya ka pa? Patay na patay siya kay Jason Momoa, so mga nakita niya sa Game of Thrones. Sa yung Khal Drogo niya, tapos na nag-Aquaman. So, kala niya siya si Aqua Girl, my God! Hindi kasi, mahilig talaga ako sa mga lalaki-lalaki. Mahilig daw siya dun sa mata to. Malalaki katawang. Tinry ko naman guys eh. Yung parang dalawa siya. Yung isang part sa akin, mahilig sa mga funny guys. Yung isa naman, mahilig ako dun sa mga talagang natatangkad na lalaki. Tapos talagang rough, rugged yung itsura. Like yan nga, si Jason Momoa. Yung parang tigpong kaya pumatay nga. Oo, parang ano, masyadong tawag dyan. Makayin. Parang masculine eh. Masyado masculine yung itsura niya. Tapos yung parang kaya kang pagtanggol kahit kanina. Ganun. Ganun yung tipo. Yeah, may next-pain ko na. Wait lang! Nasaan na? Okay, kitab. Sobrang magastos siya, di ba? Mahilig siya sa branded things. Sobra! Louis Vuitton, Gucci, alam niya yung mga pinakabagong, mas alam niya pa yung mga pinakabagong bag ng Gucci, pinakabagong bag, yung Yeezy, hindi ko alam yung mga yan, pero, ano yung Yeezy? Nike ba? Adidas yun, nominan mo, wala akong kaalam-alam, talaga wala akong alam sa ganyan, kasi, hindi talaga ako mahilig sa mga branded things, siya yung mahilig sa mga branded things, pinipilit niya ako actually, na bumili ka naman yan, beng. Eh kasi hindi ko nga trip. Ano gawin ko? Very lucky kasi ayaw niya sa mga ganun. Sa kanya, oh. Or sa ano siya, basta comfortable to, doon ako. Oo, hindi talaga. Siguro makeup lang talaga ang ano ko, splurge ko. Pero pagdating sa mga ganyan, parang hindi ako na-worthyhan. Hindi naman ako doon sa may gusto at kaya afford. Okay, diba? E de, bye kayo. Eh kasi, kami, meron naman, I mean, hindi naman sa mayaman, pero pwede naman, once in a while. Gift lang sa akin, sa sarili mo. Oo, oh, pero kasi hindi. Pero ayaw parang, niya. Every time na ako na sasabihin niya, anong gusto mong gift for Christmas, or anong gusto mong gift for... Ayaw ng wallet, ayaw ng sabi, bags. Bibigyan na lang kita ng bag, kunwari Louis Vuitton na bag or whatever. Sige, sabi ko sa kanya, sige lang, bilan mo ko niya, tatapon ko yan. Kasi wala siyang use sa akin eh. Kasi ako, ang bag ko, yung bag ko na ginagamit ko ngayon, yan na yun. Hanggat hindi siya nasisira, hindi ko siya papalitan. Ganun talaga ako. Okay. Ako na ba? Ako na pala. Sabi ko mo yun. Number 8, lasinggera nung kabataan. Grabe naman yun, lasinggera. Bakit? Grabe naman, hindi lasinggera yun. Every week kayo nila Ate Michelle. Hi, Michelle. Hindi ah! Lala, tigit kayo magpipinsan, saka diba sabi mo? Hindi, every occasion lang. Kapag may occasion talaga, talagang lumalaklak kami. Kaya, kaya talagang tutupan na malalasing ka? Alam mo, hindi kasi siya uminom. Kaya hindi niya alam yung ibig sabihin ng lasinggero o lasinggera. Kaya huwag niya siyang paniniwalaan sa mga sinasabi niya. Para sa kanya, yung umiinom at nalalasing, lasinggera na yun agad. Okay, sumali yung fact ko. Hindi, pero talagang umiinom ako dati, tsaka medyo malakas din ako uminom dati. Pero simula nang naging kami, pinagbawalan niya ako talaga. And bawal siyang pumunta ng bar, bawal siyang uminom, bawal siyang magpakita ng cleavage, lahat. Samantalang nung nakuha niya ako, ganun ako manamit, tapos gusto niya akong baguhin. Pero ito na kayo, okay na lang. Nagbago na. Okay, your turn. Okay. Ito na nga lang, may allergic rhinitis siya and laging siyang may panyong dala and yung panyo niya hindi laging naka-fold. Putres na yung ate na ito. Ganun lang panyo. Tapos yung, may fresh pong sipon niya. Kunwari ito yung ano niya, yung panyo niya. Kapag nag-ano yan, ganyan talaga, as ganyan talaga, nalamutak yung mukha, gano'n. Ang nakakainis doon kapag ikaw ang nag-laundry noon, besh. Laway-laway yung kamay mo, besh. May sabon naman ah. Kadiri? Okay, ako na. 9. Favorite color niya ay red. Hindi. Mali na naman ako. Ano ba favorite color?
Hindi, totoo. May time. Mahilig ka sa red? May time sa buhay ko na red. Tapos nag-transform into... Yung turquoise. Yung parang sky teal. Teal. Na, hindi teal eh. Parang ganito. Parang ganito nga. Yung kulay ng swimming pool. Parang ganun. Nag-transform sa ganun. Oo. Pero pagdating sa mga, kung red dress, may hindi talaga ako sa red. Hindi dahil taga San Beda ako. Wow. Uy, baka may magalit sa akin na ano, nakakaaway namin sa NCAA. Baka, hindi ka naman nakaaway. Sportsmanship dish. Okay. Number ano mo na yan? Pang last ko na yung akin. Na. Pang 10 mo na yan. Ano kayo? Ayusin mo, Diyos ko. Ano pa bakit ko nasasabi tungkol sa'yo? Malaki ang aking... Pusa. Bakit? Malaki ang puso ko ha? Huwag ganon. Huwag doon sa ganon. Gusto mo sabihin ko na napaka-puso mo. Hoy! Bibip ko yun. Huwag yun. Oo, huwag yun. Oo. Na, ano ba? Mahilig siyang mag-travel? May time na nagalit na ganito sa akin. Pilig siya mag-travel kasi yung parents niya rin and yung libre naman ako eh. Oo. Lagi sila nagta-travel. Sobrang naiingit na ako kasi ako naman as a person naiiwan din wala, sa bahay. Naiiwan ako kasi yung family ko naman hindi naman mahilig mag-travel at wala rin naman akong ganun pera para mag-travel kasi ang mga level nila US na eh. Hindi ko na kaya, besh. So, nung naging mag-asawa kami, parang nakuha niya yung lifestyle na yun na kailangan travel na naman tayo, travel na naman. Parang lagi ko sasabi sa kanya, babe, may asawa ka na at may anak ka na. Naiisipin natin. Tapos, travel na naman, next year na yan, ganyan. So, parang feeling ko minsan naging guilty ako na, parang iniisip ko na, parang hinihinder ko siya na, sa pag-travel niya, gusto niya mag-travel. Pero kasi ganun talaga, nagkaroon kami ng anak. So, may mga adjustments talaga to be made. True. Okay lang yun kasi in the future naman, kami na yung magta-travel. Saan lang? Dito lang. Go Japan! Baka may gusto mag-sponsor, Joe. Last ako, kayang isuko lahat para sa pamilya. Bawin ko. Dito ka ka. Anong pamilya? Ikaw pamilya? Pamilya natin, malamang. Oo, syempre. Oo naman. Ikaw na, I believe ikaw din naman, ganun din naman. Alam nyo, in all fairness, hindi kasi nila alam yung buong ano eh, yung kwento ng buhay natin eh. Pero sobrang nag-thankful naman ako kasi sobrang malaki din yung sacrifices ni Papa Yu sa family namin. Aww. Kasi alam nyo nga naman, di ba, 6 years ang ano namin. 6 years ang agwat namin. Para alam na rin nila, 6 years ang agwat namin. So, nung nanganak ako, 32 years old ako, siya 25 pa lang siya noon. So, parang ang feeling ko, back since medyo bata-bata pa nga siya, childlike pa siya, medyo immature na konti. Parang feeling ko, kaya niya na ba? Kasi kung nung time medyo unexpected yung nangyari kay Summer, parang feeling ko baka ninanakawan ko siya ng youth niya. Yun ang feeling ko. My scissors took a similar smile. Okay, yun. Okay, ayun na. Nagpapakitong gilas na si Tanga. Si Tanga talaga. So yun ang 20 facts in total about us. About us. Next time, ang gagawin naman namin, 20 facts about our relationship. Ang hirap naman nun. Pero sige, try namin. So next, Tamad ka. Sige, gagawin namin. Sabi ko, hirap naman nun. Galit na, galit. Oo. Okay, so yun na ang video na to for today. Sana nag-enjoy kayo. And please subscribe to our YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. And hit the like button and hit the notification bell. Para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. Let's go! Ito ulit si Papa Yu. Ito ulit si... Ayaw kong gawin yung ginagawa mo. Corny niya. Mama Yu. Gawin mo! Mama Yu! Ito ang... Youth!